Yung mga idol, kamusta? Floyd Mayweather Jr. magpapasikat na naman sa Dubai. At Naoya Inoue may mainit na banta kay Dunayre. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po na pabalita sa boxing world, ang mainit na banta ng lightweight superstar na si Gervonta Tank Davis tungkol sa kanyang promotional company na pagmamayari naman ni Floyd Mayweather Jr. Kung saan mukhang nawawala na ng gana si Tank Davis na pumirma ulit sa Mayweather promotion. At para pang sa mga boxing fans, sakaling tuluyan na nalayasan ni Davis si Floyd, ito na rin siguro ang katapusan ng company ni Floyd Calvo dahil wala na sa kanya ang superstar na siya naman ang inaasahan niya na makapagdala ng malaking pera sa laban. At speaking sa pera mga idol, naniniwala naman tayo na pagdating dito, hindi talaga magpapakabog si Floyd. Sa katunayan nga nito, makakapaghakot na naman siya ng limpak-limpak na salapi. Kaka-announce lang naman kasi, nagagawa na naman ang unbeaten legend ng exhibition fight. Nagaganapin naman sa Middle East sa Dubai sa May 14 nitong taong kasalukuyan. Kung saan mapapalaban siya sa dating mabagsik na fighter na si Don Moore. Na ayon pa nga sa mga boxing fans, sobrang napakadelikado daw ito kalaban para kay Calvo. Dahil kagaya niya may undefeated rin ito na record na 18 wins, walang talo, may isang draw at 12 dito ay nakuha niya sa knockout. Pero para naman sa atin mga idol, hindi naman siguro papatol si Floyd kung madudumihan lamang ang kanyang perfecto na record sa boxing sports, kahit exhibition lamang ito. Totoong halimaw naman talaga ang kalaban nito, kaso noon pa yon ang aktibo pa ito sa pagbo-boxing. Huling laban lang naman kasi ni Don Moore inoong 2016 pa, isang taon lang ang pagitan pagkatapos mag-retire ni Floyd sa boxing sports. At higit sa lahat, hindi naman nakikipag-compete si Moore sa mga bigati na division dahil ang pinakamataas na timbang na nilabanan to ay sa featherweight division. Kaya masasabi natin mga Lodi na easy work na naman ito kay Floyd ang $1 million na makukuha niya sa exhibition fight. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, Naoya Inoue gusto na talagang tapusin si Nonito Dunayre Jr. Kung saan ayon sa Unified Bantamweight World Champion sa interview nito bago ikasa ang laban nila ni Nonito, napabilib daw siya sa ating Filipino Flash. Dahil sa ganitong stage, kaya pa nito makipagsabayan sa mga elite fighters sa kanyang division. At naging kampiyon ulit ito simula nang tinalo niya ang Pinoy sa bakbakan. Kaya sa rematch nila umaapaw ngayon ang momentum ni Nonito. At ito daw talaga ang inaantabayanan niya dahil malamang napakadelikado na Dunayre ang makakalaban niya sa ibabaw ng lona. Bagaman takahanda daw siya ngayon sa kung anuman ang dadalhin ng Pinoy sa bakbakan. Dagdag pa ni Inoue, maraming mga fans ang nagsasabi na nahirapan daw talaga siya sa unang laban niya sa WBC World Champion. Well, tama naman daw yon na hindi nito na knockout ang Pinoy. Pero sa ngayon, ipapakita niya daw sa lahat kung gano'y ito kalakas sa bakbakan. Dahil walang ibang iniisip ngayon ang Japanese monster, kundi manalo sa malinaw na paraan. At tuluyan na talaga pagretiruhin ang ating Filipino Flash Nonito Dunayre Jr. まあ、ことは事実なんで。まあ、今回はしっかりと本当の力の差を見せて、もうインドを渡すというか、もうこれでドネが悔いなく引退できる日を作ると。まあ、そういう